pasó con las manzanas grandes al lado de la V? De una manzana a la perra. Hay una papita ganadora. Perra, no. Gusto por la gama. O sea, por la hermana. Gusto por la sala. Y un talado bien me la hago yo. Natural. Nunca hay bola de diva. La familia, pero un talado bien para ti. Siguro que dahil may mali nga din ako. Pinangungunahan ni Dulce ang isang fundraising concert upang makalikom ng perang pampagamot sa isang kapwa singer. Siya si Susan Fuentes, ang tinaguriang Queen of Visayan Songs na nagpasikat ng usahay, Miss Kita Kung Christmas at marami pang awitin. Ilang linggo nang nakakonfine si Susan sa National Kidney Institute, kailangan niyang sumailalim muli sa kidney transplant. Umabot ako ng 10 years. Sa grasya ng Panginoon, yun ang miracle ni Lord. After 4 years, yun na po, yun nahirapan na po ako. Retirado na sa professional singing si Susan, kumakanta lang daw siya sa simbahan kung saan niya nakilala at naging malapit kay Dulce. Susan made frequent visits to Dulce's house. Doon nalaman ni Dulce ang mabigat na dahilan ng kapwa niyang bisayang mga awit. Oo, hindi ko alam na ganun katindi yung kailangan nun. Tiniis niya yun. So pumunta siyang bahay. Magang-magana siya talaga. Hirap na palang lumakad. Sobrang manas na na nahihirapan na po akong lumakad. Oo. Kasi pumupunta pa ako sa church ka, kakanta, pero humihingal talaga. Hindi ako makakahalos mahinga, parang yun, parang magko-collapse. Tapos yung pala, sobrang baba na lang. Hemoglobin ko. Sabi ko itakbo niyo na sa ospital. Alas dos na yata siya natanggap sa ospital. Tapos takbo rin ako sa mga trabaho ko. Tapos doon ako nanawagan na through Facebook na hinihingi ko yung tulong ng mga anak niya. Na kasi nung araw pa, she's been trying to locate them sa Facebook. Kapit tinutulong ako. So, kaya lang hindi namin sila mahanap talaga. Tapos, noong sinulat ko na yon, kasi hindi ko kilala sila, binanggit ko lang mga anak ni Susan Fuentes. Tapos may mga sabi kaibigan daw nila, friend nila sa Facebook. I-email nila yung mga messages ko, ganun. Pero mukhang hindi sila naniniwala. Hanggang mayroong isang taong tumulong talaga na sinulata na yung pinaka... siguro yung talagang nangangalaga sa kanila. Doon, actually, nagpadala ng ano, tulong. Una, nagpadala ng 20,000. Oo. Tapos later on, noong talagang sabi ko, higit sa, nagnawagan na naman ako uli. Sabi, kasi noong medyo iba na siya, sabi ko, I believe na higit doon sa karamdaman, yung talagang sakit per se, ako, naniniwala ako na yung higit doon sa nararamdaman niyang ano, yung sakit na yan, it's really the, yung emotional, ano, yung masakit, yung sakit sa puso na di siya pinapansin, di siya dinadalaw, 11 years na pala hindi nakikita, di siya tinatawagan. Tapos ilang beses na siya nag-attempt tumawag, ayaw namang kausapin. Meron naman akong mga nagawa ding mali sa kanila noon. Pero ang alam ko, tapos na yun. Then, gusto ko lang naman talaga ng dalawin na uwi. Hindi naman talaga pera. Ayaw ko nang pagpintalan ako ng pera na ako. Gusto ko talaga usap lang yung mga anak. Gusto ko lang sila. Yung dalawin mo lang ako, yung natural na. Nagkakaiwalay, di ba? Ang pamilya, pero dalawin pa din. Siguro nga dahil may mali nga din ako. Pero yun lang din. Gusto ko. Hindi ako natawad sa kanila sa lahat ng nagawa kong kasalanan noon. Sa ngayon, malaking halaga ang kinakailangan ni Susan para sa kanyang operasyon. Kaya naisip ni Dulce na magsagawa ng isang benefit show na gaganapin sa Zirco Bar sa Martes na pinamagatang usahay, A Moment for Susan. Tsaka meron siyang cyst na kailangan tanggalin na parang mababawa. Nakakapit merong tatamaan sa pancreas kung saan-saan pa. Malaking amount yun. Kaya nga sabi ko, sabi nga niya nahihiya ako na nagpa-fundraising tayo, hindi pa ako na-operal. Sumulat ako sa ospital na nangangako ako magbabayad ako pagkatapos nitong fundraising namin na ito. Yun. Kaya pasalamat ako sa mga kasamahan, mga kaibigan, mga kapatid sa industriya na
ito nagbigay sila, magbibigay sila ng panahon para makalikom tayo. Papasalamat ako sa lahat ng kasali diyan sa magsusuport dito sa concert na to. Mm-hmm. Na inisip ko pa nga na hindi bagay para sa akin kasi ano ba naman yung mahal ka nila, Susan. Tsaka yung mga hindi makaka-attend, nagpadala ng pera. Siguro, sabi ko nga, wait din ko na para ma-reach out ko yung anak ko. Mm-hmm. Now, finally, tumawag naman siya sa akin. Mm-hmm. Nakausap mo siya, di ba? Tumawag naman siya sa akin. Sabi naman niya, dadalawin niya ako. Okay.